Alright, good evening again mga patid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Alright, for this video mga patid, ito po, maulan ang panahon natin ngayon. Tamang-tama po dahil tapos na yung ating pambot at susubukan na natin itong iliblib sa dagat. Kung kakayanin ang kanyang air pocket o yung tinatawag na vacuum. At ito po, samahan nyo po kami. Here we go, let's go! Ay, bilin na na, Kal. Kanina, Kal. Bilin na. Kanilan doon kay... Bilin na na. Okay na itong atubangan. Mas mabuto. Gaan ang bayan niya. Gaan. Kahit walang katig, hindi po natumba. Uy, wanta ko ba? Oh. Ha? Gamay na lang kinana sa dagat, no? So sa ngayon yan, pinasuka na po ng tubig. Titingnan natin kung kaya bang lumutang nito. Okay, okay. King Galios MTB, oh, tama po. Pero talagang hindi pa po natin nasubukan, kaya talagang ipapakita ko po sa inyo ang pruwiba. Loobin ng Diyos, talagang makikita natin kung totoo ba. Kasi wala pa pong actual na nakita ako na kayang lumitaw ng vacuum. Gamit lamang ang vacuum. Biruin mo naman kung nakakahalaga ito ng 70,000 or 80,000. Tapos nag-aberya dahil may bagyo or may sakuna. Nabutas, napasukan ng tubig, tapos lulubugan siya sa ilalim ng dagat. Sayang po. Mas maganda po yung may air pocket o vacuum, kasi ayun nga. Kung mapasukan ng tubig, ang makina mapasukan rin ng tubig, okay lang kasi hindi po totally na nalulubog. Yan, inilubog na. Dahil makikita natin kung hindi niya kakayaning lumutang, talagang babaon po yan talaga sa ilalim ng dagat. Uy, na may binangkal. So yan na po, nangangalahati na po yung tubig. So kita nyo naman po yung ebidensya mga kapatid, oh. Awad, awad ding, awad ding. Yan. Punuin talaga natin ng tubig. Itong balde. Balde daw ko na, Paul. Ato. Ha? Dekan load yo. Load. Oh, sakyan okay. Ikibalin sa makina ba? O sa makina. Sakay. Sakay ba? Sakay lagi para ikibalin sa makina. Yang isang tao, ikibalin po yan ng... Yo, mo sangad ri dapit yo. Birado gamay te.
So, yung isang tao na nakasakay mga kapatid, equivalent po yan sa isang makina. Ayan, sumakay pa si Yoyo. Ayan. So, kung nakikita nyo po, ayan, dalawang tao na po yung nakasakay, pangatlo. Talagang hindi po siya lulubog mga kapatid. Lalo na pag naikabit na yung ating katig. So, yan, talagang hindi po masasayang yung... So, why dog sakay, bay? Sige, punay nagtubig, punay nagtubig. Puna raw, puna. Mulibil sa dagat, no? Oh, sige, puno dyan, ipuno. Ali, pull! Pull, ali, pull! Dugagi sa kayo ba? Ha? Sige ba? So, ngayon, dadagdagan pa natin ng isang tao. Tatlong tao na po yung nakapatong. Sige na, Paul. Sakti na, Paul. Pagbantay dahan, ay kuwanda sa... Makina. Oh, yan. So, success yung unsinkable fiberglass na pambot. Sige na, pundos na, Paul. Pundos na, Paul. Oh. Kana ayo ni sangad sa baswa. Wa ka sangad. Ya nga to kalaut pa nito balunod. Abay man ka di magamo kuan. Oh, mo abay. So yan po mga kapatid, talagang hindi po siya pupunta talaga sa ground o yun sa pinakailalim ng dagat. Hubas, hubas, hubas. Hubas daw ko bay. Atan lang natin kill doon. Aw, takil doon. Hindi. Kalinyo, bigwan. Oh, nasubukan na po natin na kagahan ng apat na tao tapos pinuno ng tubig. Ngunit hindi po talaga siya lumapat sa ilalim ng ground sa pinakabuhangin. So, kung hindi talaga maiwasan na magkaroon ng aberya sa dagat, kung may mga unos, kung hindi ka lang aalis sa iyong pambot, talagang magkasama talaga kayo kung saan kayo papunta, kung saan kayo tatangayin ng alon. So, success po yung ating ginawang air pocket o yung vacuum. At mamaya, papatakbuhin na natin ito. Susubukan naman natin kung gaano siya kabilis tumakbo. So, ayun na po mga batid. Matagal po silang natapos na mag hawas ng tubig. Talagang maraming tubig po yung ipinasok sa loob. Ito na. Tapos nang naikabit yung kanyang katig. Tapos yung kanyang timon. Ayan, ready. Tapos dito naman tayo sa loob. Yan, ito na yung kanyang takip. Ready na po yung kanyang takip. Yan. Yung makina natin, ready na. Yan. Pundo. So, let's go. Let's go. Pupunta muna tayo doon sa malapad ang area. Nang sa ganun ay tuloy-tuloy tayo. Kasi dito maliit lang po ang... Ayan, makipot kasi ang daan papunta doon sa malalim. Buyo. Maliit na bangka. Ah!
At mamaya susubukan natin na magdala tayo ng kung ilang tao ang pwedeng sakay nito. Subukan natin kung ilang tao ang pwedeng isakay ng bangkang yan. So ito po, ayan, sumakay ako sa isang pambot o isang bangka para makita nyo po yung ating isang bangka yun. Pasina na nga isa. Pilang kabuk tao din sakay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha? 8. Ang tulo, bali usa. Oh, ang tulo, bali usa. Adeloy, Peter mo na. Bata mo na usa. 2, 4, 6, 8. Oo, oh, 8. Oh, magsudlan mo rin ako. Ah, dako pa kayong lutaw eh. Nara lang tatanan eh. Ara lang tatanan? Pero nindot dito na ang pandong. Pandara na lang mo ito. Oo. Pandara na lang. Uzi. Hindi na ako makatukon. Bugdungan. Ayo ipasok, ipasok, ipasok din ilaw. So, ayan na po. Ayan na po yung fiberglass natin. Yan, puno po sila. Dahil parang kauwan nun. Parang uulan ngayon. Yan, mga batanon po lahat ito. Yan, yan, ayun, 8 tao po ang karga sa ating fiberglass. Yung ating itinis drive sa araw na ito. Ayan, kumbaga pa, maliligo po kami ngayon. Yan, para po kaming namamasyal dito sa gitna ng dagat. Yun, talagang napakataas po ng litaw ng ating fiberglass na pambot, mga kapatid. Ha? Laong naman kayo. 8 tao po. Naday? 8 tao po yung isinakay kanina, ngunit kayang-kaya lang po. Napakataas pa po ng litaw. Ito naman po yung aming sinakyan, yan. Talagang lumang pambot na po ito. Lipat kami na pwisto kasi napakalalim pala dito. Yan, nagsibalikan na sa kanilang pwisto. Let's go. Ma
Peter, Katara, Kinit, Lutsi, Jumbo, at G, G ang pinaka veterano. Kasabanan ini kulit, ewan na nanghid. Si Iti, Butchok, Ampul, tapos si Kintoy. Ibaliha na lang na, baliha ba? Baliha. Ang ilong babaw. Ayan na, uuwi na kami. At ang pambot na pa, ang pambot pa lang ito mga patid ay fiberglass po ito. Yan, yung plywood ay binalot ng fiberglass. At ayun na yung ating fiberglass. Sutoy na sutoy na. So, ang pambot na ito ay kahoy na nilagyan ng fiberglass ang labas. Ngunit kung nakikita nyo, unti-unti pong nabubulok ang loob. Kasi nga, hindi po siya lahat fiberglass. Whereas, yung isa nating fiberglass, yon, lahat po yon fiberglass. Wala pong masisira doon. Liba na lang sa kanyang tarik. Dahil siguro masisira po talaga yung bakal. Ayun. Horsepower lang at ito 13 horsepower kaya diferensya po talaga ang lakas. Yan. Success po yung ating naging seat trial sa ating fiberglass sa pambot. Ayan. Ay. Ayan po yung ating mga kasama. At pumunta kami kanina sa Laos. Ayan po. So, ayun na po. Nasubukan na po natin na lagyan ng tubig ang loob ng fiberglass na pambot. Ngunit, ayun, success po ang resulta. Kung sakali man na magkaroon ng problema sa dagat o sa laot, talagang hindi po siya lulubog sa pinakailalim talaga. Kaya hanggang dito na lang. Sa mga bago pala at ngayon lang nagagawa sa akin channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button nang sa ganon ay manotify ka po ni YouTube. Sa may bago akong upload. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay din nagbubunga ng masama. Alright! Hey! Bye! 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 Bye!